pagkain at sambahin ang Panginoong butihin. Ikalay maawitin sa pinahandok niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa ating may nilang. Tanay inakonihan, inirang, kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong buti. Ay maawitin sa pinahandog niya sa atin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang bibigkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin yung lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Martes tayo ng ika-24 na linggo ng pangkaraniwang panahon. Isama po natin sa misa natin ngayon ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga nakaisa sa atin sa pagitan ng live streaming sa Facebook Live, YouTube, at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin sa misa natin ngayon ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo. Mga kapatid, sa sulat ni San Pablo kay Timoteo, ipinapahayag ni San Pablo na ang tagapangasiwa ay dapat walang kapintasan, tapat sa panampalataya at mahusay mamahala sa kanyang bahay. At siya ay magiging tunay na tagapamahala, tagapangasiwa ng simbahan. Sa ating ebanghelyo ngayon ni San Lucas ay ipinapahayag ng ating Panginoon Hesukristo na siya ang Panginoon ng buhay. Binigyan niya ang buhay, ang namatay na anak ng balo ng nain upang mabigyan siya ng pag-asa sa kanyang buhay. Sa buhay natin, tayo rin ay laging naghahanap ng pag-asa, ng kapanatagan, ng saysay at kabuluhan sa buhay. Kailangan natin itong hanapin sa Panginoon. Ngunit dahil sa ating kahinaan, hindi tayo mamuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya tayo magsisisi at dumulog tayo sa aming Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sino kong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo magkapangirihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas ng paglingkuran sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, totoo ang kasabihang ito.
Ang nagnanais na maging tagapangasiwa sa simbahan ay naghahangad ng mabuting gawain. Kaya, kailangang wala siyang kapintasan. Isa lamang ang asawa, marunong magpigil sa sarili, maingat, kagalang-galang, bukas ang tahanan at mabuting tagapagturo. Kailangang ding siya'y hindi mahilig sa alak, hindi mapusok, kundi mahinahon at maibigin sa kapayapaan. Hindi gahaman sa salapi. Kailangang siya'y mahusay mamahala sa sariling sambahayan, iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Paano makapangangasiwa ng maayos sa simbahan ng Diyos ang isang tao kung ang sambahayan lang niya'y hindi niya kayang pamahalaan? Kailangang siya'y matagal ng nananampalataya. Kung hindi, baka siya'y maging palalo at tuloy mahatulan gaya ng Diablo. Kailangang din siya'y iginagalang na mga taong hindi kaanib sa simbahan at nang di siya mapulaan at hindi mahulog sa bitag ng Diablo. Kailangan namang ang mga magiging tagapaglingkod sa simbahan ay marangal, tapat mangusap, hindi sugapa sa alak at hindi sakim. Kailangang sila'y tapat sa pananampalataya sa ating ipinahayag at walang dapat ikahiya. Kailangang subukin muna sila at makitang marapat bago gawing tagapaglingkod. Kailangang ang kanilang mga asawa ay matitino at hindi mapanirang puri, kundi mabait at tapat sa lahat ng bagay. Kailangan ding isa ang asawa sa isang tagapaglingkod sa simbahan. Maayos siyang mamahala sa sariling sambahayan at mabuting magpasunod sa kanyang mga anak. Ang tagapaglingkod na tapat sa tungkulin ay igagalang ng lahat at buong tapang nilang maipapahayag ang pananamantalayang napasaatin dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Ang aking awitin ay agpagtatapat at katarungan. Ako'y umaawit patungkol sa iyo, o Poon kong mahal. Ang aking susundin, tumpak na ugali, walang kapintasan. Kailan ka kaya darating sa akit, ako'y lalapitan. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Malinis ang budhing, mamumuhay ako sa aking tahanan. Sa buhay kong ito, ang gawang masamay, di ko tutulutan. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Siyang naninira ng kanyang kapwa'y aking wawasakin. Di ko papayagan ang mapamalaking kambog kung tumingin. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Ang lahat ng taong nagtatapat sa Diyos, ako ay kaisa. Sa aking palasyo ay papayagan ko na doon matira. Kung tunay at tapat ay tutulutan ko na maglingkod sila. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah.
isang dakilang propeta. Sugo ng Diyos sa bayan niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumunta si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang kanyang mga alagad at napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasalubong niya ang libing ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaeng balo. Marami ang nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon nang makita ang ina ng namatay at sinabi sa kanya, "Huwag kang tumangis." Lumapit siya at hinipo ang kinalalagyan ng patay at tumigil naman ang mga may dala nito. Sinabi niya, "Binata, bumangon ka." Naupo ito at nagsalita. At siya'y binigay ni Jesus sa kanyang ina. Sinidla ng takot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, "Dumating sa atin ang isang dakilang propita. Nililingap ng Diyos ang kanyang bayan. At kumalat sa buong Hudiya at sa palibot ng lupain ang balitang ito tungkol sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Nazareno. Narito na tayo sa 24 na linggo at ngayon ay Martes. At atin pong napakinggan kung gaano ang ating Panginoong Hesus kabuti at siya ay puspos ng kabutihang loob. Kung tingnan po natin ang ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 7, Verso 11 hanggang 17, parang ganito po, mayroong parang dalawang prosesyon. Ang ating Panginoong Hesus papunta sa gate, city gate ng Nain. Kasama niya ang kanyang mga apostol at napakaraming tao. Mayroon namang palabas sa gate na may dalang patay, kaisa-isang anak ng balo at marami ring tao, parang magkatagpo na prosesyon. Prosesyon ng buhay, dala ng Panginoong Hesus. Prosesyon ng kamatayan ay bitbit ng mga tao na nagdala sa patay na lalaki. Bakit po napakahalaga itong larawan na ito? Sapagkat sa kultura ng mga Hudyo, ang babae ay sumunod sa lalaki at ang lalaki ay siyang mga ngasiwa. At bilang tagapangasiwa, hawak niya ang pera, pinansya at pagsuporta sa pamilya. Kapag wala ng asawa, ibig sabihin patay ng kanyang asawang lalaki, ang balo ay mauwi sa pagdepende sa sarili sa anak niya na lalaki. Balo ito, walang asawa, walang lalaki na magsuporta sa kanya. Ang kaisa-isa niyang anak na lalaki na siyang magsuporta sa kanya ay namatay pa.
Kaya isang prosesyon ng kamatayan, umiiyak, tumatangis yung balo, sapagkat parang naglalakad siya na patay na. Samantala ang ating Panginoon, punong-puno ng pag-ibig, kabutihang loob, habag. Kaya dito po sa ating Ebanghelyo, ang salita pong splagnisti, habag. Siya pong awa sa loob ng ating Panginoong Hesus at naawa siya, nahabag siya sa babaeng balo. Ang kanya pong ginawa, kanyang pinatigil ang nagdala ng babaong, kanyang hinipo ito at sinabi sa lalaki na tumayo pa. At ito'y nabuhay muli at ibinigay sa babae. Ibig sabihin, binigyan ng ating Panginoon ang balo ng pag-asa. Binigyan siya ng buhay sapagkat siya ang Panginoon ng buhay. Ang mga ngasiwa din sa tahanan ay dapat rin magbibigay buhay. Lalo na kapag ka sila ay mga siwa sa mga nabuklod na mga organisasyon ng simbahan o simbahan mismo, mga kapelya. Kaya sa ating unang pagbasa, sa unang sulat ni San Pablo kay Timoteo, Kapitlo 3, Verso 1 hanggang 13, sinasabi ni San Pablo na ang tagapangasiwa ng sambayanang Kristiyano, ang tagapangasiwa ng simbahan ay dapat walang kapintasan, matapat, may kabutihan, at ang kanyang panampalataya at pananalig ay masigla. Siya ay magbibigay buhay sa kanyang pinamahalaan na sambay ng Kristiyano. Ngunit kung sa pamilya niya hindi rin siya marunong mga siwa, parang hindi siya maayos din mga siwa sa sambay ng Kristiyano. Kaya ang lahat ng maglilingkod sa simbahan ay dapat titingnan rin kung ang kanilang pamilya ay nahubog sa buhay na Kristiyano at nagpapahayag ng Kristiyanong pamaraan at buhay upang sa kanilang paglilingkod sa sambahayan ng Diyos, sa simbahan o paglilingkod sa iba't ibang mga apostolado o gawain ng simbahan ay isang tunay din na pagpapahayag ng pangangasiwa ng pamamahala. Kaya ang atin pong salmo ay nagpaalala na yung mga siwa ay dapat magkaroon ng malinis na kalooban at pagsikapan nilang mamuhay sa kalinisan. Kaya, nung una, ang mga obispo at ang mga dayakono ay pwede pang mag-asawa. Pero, nung panahon ni Pope Gregory ay nagkaroon ng reforma ang simbahan at mayroong tinatawag na batas ng celibacy o hindi mag-asawa upang ang lahat ng mga siwa sa simbahan, dayakono man o obispo, ay magkaroon ng focus, magkaroon ng buong buo na paglilingkod, magkaroon ng katapatan at pangasiwa na walang kapintasan. Dito sa ating buhay, parang prosesyon rin tayo. Prosesyon ng buhay na daladala natin ang ating panampalataya sa Panginoong na buhay muli na Panginoong Hesus. At ang ating hinaharap ay ang prosesyon ng sambayanan na isang prosesyon ng kamatayan, sapagkat unti-unti tayong pinapatay sa mga panibagong umoderno na mga gadgets, na mga programa, na mga apps na napalayo na tayo sa Panginoon. Kuminsan, nakita pa natin ang mga bisyo sa panibagong panahon, gaya ng druga, gaya ng mga paglalasing, gaya ng pagsusugal, at iba pang mga kahalayan na siyang prosesyon ng kamatayan. Ating dalhin ang prosesyon natin sa buhay, kasama natin ang Panginoong Hesus,
upang siya, kagaya ng kanyang ginawa sa anak ng balo ng Nain, at sinasabi na tumindig ka, bumangon ka, tayo rin ay tinatawag ng ating Panginoon, bumangon tayo sa kasalukuyang prosesyon sa buhay na ating ipahayag. Kahit ganito ang pinagdaanan sa buhay natin, mamahalin man ang mga serbisyo at mga bagay-bagay na kinakailangan natin, bumangon tayo sa kapangyarihan ni Kristo Jesus Nazareno. Bumangon tayo at ating ipahayag, may buhay na may saysay din, may buhay na may kahulugan din, sapagkat kasama natin ang Panginoong Hesus, sapagkat kamandalakbay tayo at hindi tayo iniwanan ni Kristo Hesus sa ating paglalakbay buhay, sapagkat siya ay nariyan, hindi tayo pabayaan niya, sapagkat mahal na mahal tayo ng ating Panginoong Hesus. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, gumawa ng mga himala si Jesus upang ipakita ang kanyang banal na nahabag at kapangyarihan, puno ng pagkamangha sa ganitong mga kahangahangang bagay. Manalangin tayo sa Ama na nagsugo sa ating tagapagligtas at ating pong itutugon, Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Sa pamamagitan ng paggabay at tulong ng mga pastol ng simbahan, naway maipakita ang pag-ibig at kalinga ng Diyos sa sambayanan. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Ang gobyerno naway maging daan ng mahabaging pag-ibig ng Diyos sa katangi-tanging pagkalinga at pagtulong na kanilang ibinabahagi sa mga dukha at mga may sakit. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Yaong mga nagdurusa sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay, naway muling sumampalataya sa buhay sa bulong ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Ang mga may sakit, katulad ng anak ng balo, naway makadama na mapagpagaling sa kamay ni Jesus. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Ang mga tapat na yumao, naway muling ibangon sa kaganapan ng buhay sa presensya ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming Diyos, gabayan mo kami upang aming mahipo ang mga may pusong wasak at matulungan silang madama ang iyong anak na dumito sa amin. Ling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsupo ang lahat. Tanggapin iyong ba?
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin ni Batid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, mawain mong dinggin ang aming pithaya at tunlakan mo ang paghahain aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagang mong kasiyahan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naman kapanito na yung marapat ni kay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito ay aming maihayag. Kahit na ito ay walang anumang may daragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami rin iyong pinakikihirapan sa pangitan ng anak namin na mahal. Kaya kaisa namang elsisiawit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngala ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu ng banal na makaloob na ito pang para sa aming huging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinanghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanya ang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamigitan ng Espiritu Santo. Amalingapin ang simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid namin na himlay, may pag-asang sila muling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sanusin, kaisa ng mga apostol at ng ni mga banal ni San Juan Bautista, ni San Honorio, ni
Pio, ni San Pio Petalcina, ni San Roque, ni San Ruins Royce ni Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay ito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ika karangal mo. Sa pangitan niyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nagaling na utos, at turo ni Jesus na pahayag natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang alam mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilaslat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Pagpaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. May never forget you.
Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang huwag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia, kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kayo naugnay sa iba't ibang social media platform at cross-posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay dinggay ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang ang Quiapo Church ay makatulong sa mga kapwa nating nangailangan at mahirap. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain ka lagi ng Panginoon Nazareno. Alalahanin po natin, tayong lahat ay tinatawag ng ating Panginoon na mamahala sa ating sarili, sa ating pamilya, at kung anuman ang grupo o nabuklod na dapat pangasiwaan sa pangalan ni Jesus upang siya maging sentro sa lahat ng pangangasiwa at sa lahat ng pamuno. Naway siya ay pumapanginoon lagi sa ating mga puso at isipan. Ngayon na po ang Kusbas. Mangyari po lamang itas bagya mga bagay-bagay ng Kusbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inaagpas na ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kanilang ang kana nagsusumamo sa iyo. Makamta na wanila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanang. Basbasan din po ninyo ang mga dalamang imahin, dasal at mga bagay-bagay.
basbasan ng may mga karamdaman. Sa pagitan ng binisyon ito na may malalang pangako ng sa binyag, na ikaw ang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umaykang taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Tas mo kami sa kasalanan, ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinalangal ka na. Nuestro Padre Jesús Nazareno.